Saturn's rings unti-unti nang naglalaho. Ngunit bakit kaya unti-unti na itong naglalaho? Halina't ating alamin. Imulat ang ating isipan, palawakin na't paliparin ang ating kaalaman. At ito ang Wings TV. Maliban sa Earth, maaaring si Saturn ang pinakamadaling makilalang planeta sa ating solar system dahil sa singsing nito na bukod tangi at napakaganda. Ngunit alam mo ba kung sinong astronomer ang unang nakakita at nakaobserba sa rings o singsing ng planetang Saturn? Ito ay walang iba kung hindi si Galileo Galilei na mahigit 400 taon na ang nakalilipas simula nung nakita niya ito sa pamamagitan ng isang high-powered telescope. Kaya nagawa ni Galileo Galilei na masilayan sa unang pagkakataon ang ipinagmamalaking singsing ng planetang Saturn, taong 1610. Ang Saturn ay ang ika-anim na planeta mula sa araw at ang pangalawang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Ang planeta rin ito ay maihahalin tulad sa isang napakalaking bula na karamihan ay gawa sa hydrogen at helium. At kung nanaisin mo man pumunta sa planetang Saturn, wala kang maapakang lupa. Sapagkat ayon sa mga eksperto, ang planetang Saturn ay gawa nga sa mga gases na tinatawag na hydrogen at helium. Ang Saturn din ay mayroong 82 buwan o moon. At ang 53 nito ay napangalanan na, subalit ang 29 nito ay hindi pa. Ang sukat ng kanilang mga buwan o moon ay mas malaki pa kumpara sa planetang Mercury. Hindi lang si Saturn ang planetang mayroong rings o singsing sa ating solar system, sapagkat apat sila. Ito ay ang mga planetang sina Jupiter, Uranus at si planetang Neptune. Ngunit ang Saturn's rings ang mas naging kilala dahil marami ito. Sa katunayan nga, meron itong 7 groups of rings at may lapad sa distansyang tulad ng sa Earth papuntang Moon. Ang Saturn's rings ay pinaniniwala ang mga piraso ng mga kometa, asteroid o mga basag na buwan o moon na nasira bago pa man sila nakarating sa planetang Saturn at napunit dahil sa malakas na gravity ni Saturn. Ang mga ito ay gawa sa bilyon-bilyong maliliit na tipak ng yelo at mga bato. Ang mga particles ng Saturn's rings ay kadalasang mula sa maliliit, dust-sized na yelong butil hanggang sa mga tipak na kasing laki ng isang bahay at mga ilang mga particle ay kasing laki ng mga bundok. Ngunit, ano ba ang sanhi sa unti-unting paglalaho ng Saturn's rings? Ito ay dahil sa pagkabangga ng mga rings sa mga space objects tulad ng pagtama ng mga meteorites sa mga rings particles at pagtama ng UV rays at radiations ng araw sa mga ice particles ng rings. Dahilan para mag-vaporize ito sa Saturn's rings. Ang mga debris sa pagbangga ay nagre-react sa magnetic field ng Saturn at hinihila ito papasok sa loob ng planetang Saturn at nasusunog ito pagpasok sa atmosphere. Dahil sa pagkasunog, ito ay nagbubunga ng tinatawag na ring rain o pag-ulan ng icy particles mula. Ito naman ay naobserbahan ng lahat ng iba't ibang spacecraft tulad ng Voyager 1. Ngunit ang maayos talaga nakaobserba nito ay ang Cassini spacecraft. Ayon sa mga siyentipiko, ang ring rings ay patuloy, mabilis at paulit-ulit na nangyayari. Dahil sa na-discovery ng mga siyentipiko, na-calculate nila na ang rings ng planetang Saturn ay mawawala na ng tuluyan sa loob ng 100 hanggang 300 million years mula ngayon. 100 million years mawawala na ang core ng Saturn's rings at pagdating naman ng 300 million years ay tuluyan na ngang sadyang nakapanghihinayang kung ang isang bagay ay maglalaho na lamang. Kaya hanggat nandyan pa ang isang bagay o isang tao na mahal mo, pahalagahan mo na ito.
dahil hindi natin alam kung saan at kailan sila maglalaho. Shout out nga pala sa kaibigan kong si JR Ongog sa pag-suggest ng content na ito. At kung gusto mo rin ma-shout out, please comment down below. Baka ikaw na ang isa sa ma-shout out ko sa next video ko. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakipindot naman ng like button at huwag rin kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa bawat video na i-upload ko. At ito ang Wings TV. Kita-kits next video ko. Hanggang sa muli, paalam!